Hi guys! Welcome or welcome back to my YouTube channel. Ayan, again and again, dito na naman tayo. This is Wilma TV and for today's video guys, is pag-uusapan natin ang mga bashers ni Mahal at ni Migs Molino. Ayan, pero bago ang lahat guys, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin yung bell to get updated on my next video. Guys, magsisimula na tayo. Ayan. So, ang masasabi ko lang sa mga bashers ni Mahal at ni Molino na wag po tayong manglait ng kapwa-tao natin kasi hindi naman kasi lahat tayo ay perfecto. Ayan. So, kung siguro may pagkakamali sila, ayan, sa kanila na yun at wala na tayong pakialam dun. Kasi nga, manunood lang tayo nila, fans lang, bashers lang tayo. Ayan. So, sa mga nag-iidolo, ayan, idol ko kayo guys kasi iniidolo nyo sila. And sa mga nang babash is, wag po nating ipagpatuloy ang ating mga ugali. Ayan. Kasi, hindi naman yan nakakabuti sa ating kapwa. Ayan. At base pa sa ating Panginoon na dapat ituring natin ang ating kapwa ng pantay-pantay. Ayan. Kasi sa mata ng Diyos, tayo ay pantay-pantay lahat. Kaya, huwag po tayong manghusga ng mga kapwa natin. Ayan. Ano nga ba yung dahilan bakit hinuhusgahan at minabash si Migs Molino at si Mahal? So, una guys, yung mga tao kasi sa mundo is talagang siguro naiinggit sila kaya hindi nila magawang manahimik na lang sa buhay. Siguro is naiinggit sila kasi si Mahal ay nagkaroon ng gwapo at mabait, lovable na kaibigan. Ayan, kahit hindi natin masasabi yan na meron silang relationship kaya boyfriend niya, pero sinabi nila na magkaibigan lang sila. Ayan, so wag po tayong manghusga. Ayan. Kung magkaroon man si Mahal na nang ganun ka gwapo, nang ganun ka bait, nang ganun ka caring, nang ganun ka lovable, ayan, swerte po si Mahal and dapat maging masaya po tayo sa kanya. Hindi po natin sila husgahan kung ano yung mga ginagawa nila kasi hindi naman sila gumagawa ng nakakasama sa ating kapwa. Ayan, ginagawa nila na kung ano ang nakakabuti, kung ano ang nakakapagpasaya ng mga kapwa-tao. So, yun guys yung rason kasi kung bakit marami ang nagbabash sa kanila dahil na sa relationship nilang dalawa. Ayan. So, huwag kayong mag-isip ng ano guys kasi kapag sinasabi naman na relationship, hindi naman ibig sabihin mag-jowa lang. Ayan. So, relationship pwede naman sa mga magulang, sa mga kapatid, sa kapwa mo, sa kaibigan. Ayan. Kapag yung iba kasi kapag sinabing relationship, ayan, yung nasa isip nila is mag-boyfriend, mag-girlfriend, mag-jowa. Ayan. Yan yung mga, ano, ng mga taong may, ano mo sabi natin, makitid ang utak. So, huwag po tayo manghusga agad ng ating kapwa-tao. Ayan. So, yung iba naman guys is nang babash sa kanila dahil nga sa appearance ni Mahal. Ayan. So, ba't kasi kayo inggitera kung gano'n naman yung ibinigay ng Panginoon kay Mahal? Dapat pa nga tayo is magiging masaya tayo kasi binigyan tayo ng biyaya na maganda yung appearance natin. Ayan. So, makikita ng tao na parang completely blessed talaga tayo. Hindi katulad ng iba na may pagkukulang. Yung iba nga is ipinanganak na bulag, ngungo, pero blessed na blessed pa rin sila. Kaya si Mahal, kahit ganun lang siya kaliit,
ayan, huwag po nating i-bash, huwag po nating pagsasabihan ng mga masasama, dahil si Mahal naman ay mabait na tao at saka ginawa siya ng Panginoon dahil may purpose siya dito sa mundo. At alam niyo guys kung ano yun, yung magpapasaya ng mga tao at yung ipapakita sa mga tao na kung ano ang kabutihan. Ayan, so ang kabutihan is hindi naman kasi yan makikita sa panglabas lang, tulad ng kagandahan na makikita lang natin sa panglabas na anyo, pero ang totoong kagandahan ay nasa kalooban guys, hindi naman yung nasa panglabas ng anyo natin. So yan ang masasabi ko, huwag tayong manghusga sa panglabas na panganyo. Ayan, so dapat natin irespeto si Mahal at yung iba pang mga tao na yung height is hindi naman ganun kataasan. So dapat na rin natin silang irespeto. Katulad ko guys, hindi naman kasi ako matangkad, and some people na alam mo yung binibully ka, discriminate ka dahil nga sa height mo. Ayan, huwag po tayong ganun guys, kasi nga kahit ganito lang tayo, kahit ganito lang yung appearance ng mga tao, katulad ko, katulad kay Mahal, ayan, kahit hindi matangkad, maliit na rin tao, so blessed na blessed pa rin tayo kasi binigyan tayo ng Panginoon na ganitong buhay. Ayan, masaganang buhay, masayang buhay, at nakakapagpasaya ng maraming tao dito sa mundo. Ayan, so yun lang ang masasabi ko tungkol sa panglalait ng mga tao dahil sa panglabas na anyo. So maybe the next one is pag-uusapan natin kung bakit binabash sila, dahil nakikita ng mga tao na sweet sila. Ayan, ito yung isa sa dahilan kung bakit binabash si Nyx, Molino at si Mahal. Alam niyo guys, kung sweet yung isang tao, kung sweet sila sa isa't isa, eh, dapat maging masaya tayo. Wag tayong KJ, wag tayong wag natin silang pakialaman, kasi masaya naman sila sa ginagawa nila at wala silang tinatapakan na tao. Ayan, so dapat naging masaya tayo ng buong buo, hindi tayo na maiinggit sa kanila, ay ganun pala sila, ang sweet na sweet, tapos yung relationship ko ganito ganito. So wag po tayong ganyan guys, dapat maging masaya tayo kung ano meron sila. Ayan, so dapat yung ilagay natin sa ating utak na dapat matuto tayong magbigay, matuto tayong rumespeto sa mga taong nakapaligid sa atin, hindi lang yung sarili natin ang ating iniisip. Ayan, kasi masamang masama po yun guys, and yun ang masasabi ko. So sana sa lahat ng mga nangbabash, ayan, so ipitigil natin yan guys, kasi alam nyo naman na napakasama niyan, and hindi po tayo papatawarin ng Diyos kung palagi natin ginagawa yan. So guys, ito lang, dapat is tumingin tayo sa kapwa ng pantay-pantay, huwag tayong tumulad sa Satanas na palaging galit, palaging naiinggit. So dapat happy-happy lang tayo guys, so dapat ganun lang. So maraming salamat sa panonood. Ayan ang hangin-hangin dito guys. So maraming salamat sa panonood sa aking video ngayon. Ayan, so sana may natutunan kayo na dapat ay tingnan natin ang ating kapwa ng pantay-pantay at huwag tayong manglait. Ayan, so maraming salamat talaga guys sa pagpanood mula sa simula hanggang dulo ng aking video. Ayan, ang masasabi ko lang sa inyo, mag-ingat kayo guys, and God bless you. Ayan, hanggang sa susunod na mga video ko guys, maraming salamat, and bye-bye!